Gusto mo bang malaman kung anong pag-ibig MP2 at mag-invest sa halagang 500 pesos lang at kumita ng malaki? Gusto mo rin bang kumita ng passive income sa simpleng paglalagay lang ng pera dito? Bukod pa doon ay safe at low risk lang rin ito, kaya kung interesado ka, lahat ng yan at ilan pang information about sa pag-ibig MP2 ay explain namin sa video na ito. Pero bago tayo mag-umpisa, i-like mo na rin ang ating video kung bago ka dito ay mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para hindi mo ma-miss out ang mga bago nating uploads. Kaya kung handa ka na, let's go! Pero bago ang lahat, ano nga bang pag-ibig MP2? Ang pag-ibig MP2 ay isang optional savings program para sa mga kasalukuyan at dating mga members ng pag-ibig na gustong palakihin ang kanilang mga savings sa mas mabilis na paraan. Imbes na itatambak mo lang ang pera mo sa iyong bangko or sa iyong alkansya na usually mababa or wala ka nang tutubuin. Hindi tulad sa MP2 na last year ay may dividend rate na 6% ayon sa kanilang website. At kaya naman nagagawa ng pag-ibig na makapagbigay ng mga ganitong klaseng dividend rate ay dahil ini-invest ng pag-ibig ang mga funds para sa housing finance, government securities, corporate bonds at sa iba pa. Kaya naman, pabago-bagong dividend rate kada taon dahil depende yan sa kinikita ng pag-ibig. Ngayon, kung interesado ka pa rin dito, para kanino nga ba itong pag-ibig MP2? Number 1, gusto ng murang investment. Ang pag-ibig MP2 ang isa sa pinakamura na investment na available sa atin. For as low as 500 pesos ay pwede ka nang magsimula. Hindi katulad sa ibang mga investment opportunities na nangangailangan ng 5,000 pesos, 10,000 pesos and even more. Number 2, ayaw mo ng komplikado o aralin pa. Dito sa MP2, kapag nakapag-start ka na, wala ka nang masyadong iisipin. Hindi mo na kailangan laging tutukan, hindi mo na need aralin kung ano nga ba ang meaning nitong mga charts, yung mga pattern, yung mga technical terms, ano bang stocks or crypto magandang bilhin, kailangan pa bang mag-technical or fundamental analysis and so on. Basically, kapag nilagay mo ang pera mo dito, parang wala ka nang masyadong pake. Hayaan mo na lang ang money mo na mag-work para sa'yo. Number 3, tax-free. Kasi ito sa magiging advantage mo kapag nag-invest ka sa MP2. Kasi yung kita or dividend mo dito ay tax-free. So meaning, wala nang kaltas-kaltas pa. Hindi tulad, let's say, nag-trade ka ng stocks, automatic yon may kaltas na tax. And even yung dividend na makukuha mo dito ay meron din yung tax. Same din ito sa ibang mga investment options na laging may tax. Kaya isa ito sa magandang feature ng MP2. Number 4, accessibility online. Para rin sa ito kasi accessible naman ang pag-ibig MP2. Siyempre, available din ito online. So kahit nasan ka pang lupalop ng Pilipinas or even kahit nasa abroad ka pa or OFW, pwede mo na ring ma-access ito and even mag-register. Ang kailangan mo lang ay internet connection. And base sa recent update ng pag-ibig, ay available na rin ito sa mobile as an app. Pero sa ngayon ay madadownload pa lang ito sa Google Play Store at so far ay maganda naman ang rating nito. Number 5, low risk investor ka. Iba-iba naman tayo ng risk appetite. Merong high risk investor at meron ding low risk. At kung pasok ka dito sa huling nabanggit, ay bagay ka dito sa pag-ibig MP2. Masasabi natin low risk ito dahil sa guaranteed ang pera mo dito. Meaning, kahit ano pang mangyari, ay protektado ang iyong initial capital. Kung 20,000 pesos ang total na nilagay mo, ay 20,000 pesos pa rin ang makukuha mo. Hindi tulad sa ibang mga investment tulad ng stocks or sa crypto, na malaki ang possibility ng 20,000 pesos na ininvest mo ay pwedeng maging 10,000 pesos na lang, for example, kung sakaling bumagsak bigla ang market. Na relevant yan sa ngayon kasi ganito ang situation sa parehong market. Isa pa ay safety nito at government guaranteed yung savings mo. May mga iba pang factors kung bakit maganda itong pag-ibig MP2, pero meron din bang mga disadvantages? Natatalakayin natin yan pamaya-maya. Pero ngayon, bakit dapat ka mag-invest at paano magka 1 million? Kaya dapat kang mag-invest dito sa pag-ibig MP2 ay para mapalago mo pa ang pera mo sa paglipas ng panahon. At hindi lang ito masayang o mawalan ng value. Isa rin kasing way para makapag-build ka ng yaman ay itong investing. Pero it doesn't mean na huwag na kayong mag-ipon or magbangko. Siyempre, importante pa rin yun. Pero kapag meron ka ng sapat na savings, emergency funds, or extra na money na hindi mo naman kinakailangan gamitin kaagad or wala kang kaplano-plano, ay mas okay na napapalago mo pa ito imbes na wala ka namang ginagawa dito at nawawalan pa ng value. Dahil meron tayong tinatawag na inflation, kung saan tumataas ang mga bilihin natin kada taon at nawawalan ng buying power or halaga yung pera natin. Which is, ramdam yan lahat ngayon. Kaya kung dati kapag namamalengke ka tapos ang budget mo na 1,000 pesos, ay sakto na yan sa'yo. Minsan may sobra pa, pero ngayon yung dati mong budget na 1,000 pesos, for sure, kulang na sa taas ng presyo ng mga bilihin ngayon. At kung hindi mo pa magagawang patasin ang pera mo kada taon, ay mawawalan ng value yung pera mong hindi
hindi tumutubo. Ayon nga sa PSA.gov na 4.5% ang average inflation sa bansa last year. So kung hindi mo mahigitan yan kada taon, ay matatalo ka ng inflation. Kaya lamang ka na kung sakaling natutunan mo ito at nagawa ngayong bata-bata ka pa, compare kung mag-umpisa ka dito ng mas late. Pero hindi naman yung ibig sabihin nun na huli na ang lahat para sa mga taong may edad na, kasi lamang ka pa rin kung mag-umpisa kang kumilos imbis na taong walang ginagawa. Isa pang dahilan kung bakit maganda itong MP2 ay dahil sa flexibility nito. Meaning, hindi lang naman 500 pesos ang pwede mong ihulog dito. Pwedeng let's say 1,000 pesos or even more. Kung gusto mo nga 800 pesos pa. So wala namang fixed na amount, basta ang minimum ay 500 pesos. Hindi naman ito sa pilitan. Kahit kung gusto mo hindi ka maghulog sa isang buwan, okay lang din. Pero syempre, kung gusto mo maximize ang MP2 at mas mag-earn ng mas malaki, ay importante na maging consistent ka sa paghuhulog. Para ka lang din naman ditong nag-iipon. Huwag kang mag-expect na nakikita ka ng napakalaki or ng 1 million sa simpleng paghuhulog lang ng 500 pesos ng isang beses lamang. Kung nag-ipon ka ng 20,000 pesos, edi 20,000 pesos din ang makukuha mo plus sa mga tinubo nito via dividends. Ay isa pa kasing power nitong MP2 ay yung compound interest potential nito. So posible ka nga bang kumita ng milyon? Mamaya babalikan natin yan. Pero going back sa compound interest, pwede mo kasing iwanan lang yung pera mo dun sa account mo, then yung dividends mo magko-compound na lang yan annually. Meaning palaki ng palaki ang pera mo dito. Kung malaki na ang nasave mong pera dito, mas malaki rin yung kikitain mong dividends. Although pwede ka rin namang mag-annual payout ng dividend earnings mo papunta sa iyong bank account. Pero mas mamamaximize mong potential na kikitain mo kung hayaan mo lang iyong savings sa iyong account for 5 years maturity period. Kaya kung long term mo ito tinitingnan, mas malaki ang benefit nito sa iyo kasi maging yung kinita mo dito, kikita pa ulit. Hanggang sa umulit-ulit yan hanggang sa lumaki ng lumaki. And since hindi ka lang nakatingin sa short term na kita, bagkus ay nasa long term, ay magagamit mo ito para sa iyong future. Kasi itong pera mong nasave at kumita sa MP2 ay gagamitin mo for your retirement fund. Pwede rin pandagdag dun. O kaya naman for future purchase. Let's say pambili ng lupa o bahay. Yung iba para sa educational fund ng magiging anak, para sa kasal, extra pa na savings, and so on. So depende na sa'yo kung ano yung mga plano mo na nasa future pa. Isa pang naitutulong ng MP2 ay yung magkakaroon ka ng maayos na mindset tungkol sa pag-ipon. Dahil parang mas na-encourage ka na magtabi ng pera kasi alam mo na hindi mo basa-basa magagamit. Hindi mo yan madudukot kasi hindi naman yan nakalagay sa piggy bank. At gaganaan ka pa kasi nga naman kumikita at hindi lang nasasayang sa mga luho, bisyo at sa iba pang walang kwentang bagay lamang. Isa pang punto regarding sa accessibility ay dahil pwede mo rin i-check kung ano ang status ng savings mo via online. Pati pagbabayad kahit online na lang. Mapa GCash man yan, Maya or even sa online banking. Kahit mga OFW, pwede rin dahil may mga online partners din naman ito. Now, posible ka nga bang magkamilyon dito sa Pag-ibig MP2? Ang short answer dito ay oo. Siyempre, para magkamilyon ka ay nakadepende rin ito sa iyong contribution. Kagaya ng nabanggit kanina, huwag mo nang asahan ng 500 pesos mo ay magiging 1 million sa loob lang ng isang taon or 5 years. Majority ng mga investments ay hindi ganun nagwe-work. Depende pa rin kasi yan sa laki, sa time, at sa pagiging consistent mo sa paghuhulog. So para sa 1 million example, gagamitin natin yung last 5 years na dividend rate sa MP2 na nakasaad sa website starting from 2017 up to 2021. So ito yung dapat mong monthly na contribution para magkaroon ka ng 1 million sa MP2. So makikita nyo dito kung nag-start ka ng hulog sa January 2017 sa halagang 14,120 pesos na consistent yan hanggang 2021, magkakaroon ka ng 1 million plus sa MP2 savings mo. Ito'y bali na compounded savings na option at ang magiging total na hulog mo ay around 847,200 pesos. At ang total na dividend na nakuha mo sa loob ng 5 years ay around 153,000 pesos ng libre. So kung gusto nyo mag-experiment ng mga contributions, maglalagay ako sa description ng link dito sa MP2 calculator na nakuha ko sa Reddit. Basically, ang tinitingnan natin dito is ano yung potential ng MP2. Although hindi lahat kaya maghulog ng ganito sa MP2, pero at least nagkakaroon tayo ng idea kung magkanong kikitain natin passively kahit tulog ka pa, and yung power ng compound interest makikita rin dito. And hindi naman required na maghulog ka ng ganyang halaga, depende naman yan kasi sa'yo. Okay lang naman na mag-start ka sa maliit, pwede pa rin namang as low as 500 pesos kada buwan, di ka naman makakabot sa 1 million kung walang 500 pesos. Halos lahat naman na galing rin sa wala ay nag-start sa maliit, then pinalaki na lang ng pinalaki at pinagulong. At syempre, gaya ng ibang investments, may risk din naman ang MP2.
Like paano kung magkaroon ng problema sa MP2, bumagsak ang ating ekonomiya o gobyerno, so may chance na wala kang makuha na pera. Posible nga na mangyari yan, pero itong scenario na ito ay sobrang liit na chance na mangyari and close to impossible. Isa pang downside ay hindi mo kagad makukuha yung pera mo kasi nga 5 years ang maturity dito. Pwede mo namang kunin, biglaan, pero half lang ang makukuha mong dividends, so sayang. Pero syempre, dapat maging wise ka at huwag maglalagay ng hindi extra money at perang hindi kayang mawala kagad. Pero bago tayo matapos sa ating video ay follow na rin kami sa aming FB, IG, TikTok at mag-subscribe na rin kayo sa aming Crypto Only channel. Kita-kits tayo sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood nito. Kung natuto ka, ay dapat kang mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell upang ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga videos. Pakishare na lang rin sa mga kaibigan natin gustong matuto at yumaman. Thank you and God bless!